Magandang-magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Malapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang. 13 days, Pasko na, mga kababayan. Ito naman ang nangyari sa West Philippine Sea. Barko ng BFAR. Binumba ng tubig ng China. Ay nako, hindi na tumigil yung China sa pangbubumba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Sana tumigil na sila. Bakit tubig pa ang gamitin nila? Dapat gamitin nila kung anong gusto nilang gamitin para matapos na yan. Tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang binumba ng tubig ng Chinese Coast Guard habang nasa gitna ng supply mission patungo sa Scarborough Shoal. Tumagal ang pagtira ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ng 3 oras mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ay nako, namimihasa na yan yung mga Chinese na yan. Dapat tigilan na nila ang pangbubuli sa mga asset ng Pilipinas. Iikot sana ang mga isla ng mga barko ng BFAR para mamahagi ng petrolyo at iba pang supply pamasko sa mga mangingisdang Pilipino na lumalaot sa lugar habang binubumba ng tubig ng BFAR vessel. Nakabantay naman ang Chinese militia vessel sa di kalayuan. Tingnan nyo ang mga ginagawa ng mga China sa Pilipinas. Talagang ayaw na lang ibigay yung para sa Pilipinas. Inaangkin na nila yung teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng BFAR, ito ang unang pagkakataon na binumba sila ng tubig ng Chinese. Dati-rati ay sinusundan lamang umano ng mga ito kapag may mission sila. Mahigit 30 Pinoy fishing vessels malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ang dalhan ng supply ng BFAR. Bago po ang pagbubumba, nag-issue ng babala ang Chinese na umalis sa lugar dahil sa teritoryo umano ng China ang Scarborough Shoal. Ito po ay hindi pinansin ng BFAR na iginiit na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang bahagi ng karagatan. Kabilang sa mga hinarang at binumba ng water cannons ay ang BFAR Diesel Dato Sanday, Bankaw at Tamblut. Ayon sa NTFWS, 8 beses umanong binumba ng water cannons ng Chinese Coast Guard ang BFAR vessel, mga kababayan. Samantala, nagkaroon din umano ng mapanganib na pagmamaniobra ang Chinese Maritime Militia na nagdeploy ng Long Range Acoustic Device o LRAD laban sa BFAR na barko. Water cannon action have resulted in significant damage of BFAR vessel Dato Tamblut's communication and navigation equipment. Tignan nyo, nakaka-damage na mga kababayan ang mga China na yan sa mga pag-aari ng Pilipinas. As it was directly and deliberately targeted by the Chinese China Coast Guard, ayon pa sa report. Nabatid pa na naglagay muli ang mga floating barriers ang Chinese Coast Guard sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc. Inulit na naman nila ng paglalagay ng floating barriers diyan sa may Bajo de Masinloc. Pangalawa na po yan, mga kababayan. We demand that the Chinese government take immediate action to halt these aggressive activities and uphold the principles of international law and desist from actions that would infringe on Philippine sovereignty and endanger the lives and livelihood of Filipino fishermen who have
traditionally fish in the area. Yan po ay ayon sa NTFWPS na nagkondina sa insidente. Ayon pa sa NTWPS, we firmly insist that this Chinese vessel leave Bajo de Masinloc. Nabatid na ang BPAR vessel ay nasa kanilang humanitarian and support mission para mamahagi ng oil, iba pang supplies sa mga mangingisda sa lugar na apektado ng pambubuli ng China nang mangyari po ang insidente. Sa mga kababayan, kailangan maging mapagmatsyag din tayo kahit na ordinaryo citizen lang tayo, kasi di natin alam kung ano ang plano, ano talaga ang nasa isip ng mga China, lalo na't ganyan ang kanilang ginagawa sa teritoryo ng bansang Pilipinas. Sa pangbalita tungkol sa Bajo de Masinloc, pinapalayas ng National Task Force of the West Philippine Sea ang mga barko ng China na nanatili sa Bajo de Masinloc makaraan ang panibagong insidente ng pambubomba ng tubig sa tatlong barko ng Pilipinas na naghahatid lang ng supply sa mga mangingisdang Pilipino. Madiin din, kinendira ng gobyerno ang ginawang pagtaboy ng mga barko ng China sa mga maliliit na mangingisdang Pilipino na nagnanais lamang na makakuha ng mga supply na petrolyo at mga pamasko para sa kanilang pamilya. Ayan. Kahit na maliliit na mangingisda lamang po ay tinataboy na po ng mga China. Talagang pinaparusahan na ng mga China ang mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito ang paglalagay muli ng mga barko ng China ng floating barriers sa bukana ng Bajo de Masinloc para harangan ang barko ng BPAR. Talagang wala nang katigil-tigil yan. Wala nang puso ng mga China na yan. Pinitigil na ang mga mangingisdang Pilipino para mangisda dyan sa West Philippine Sea. Inundina rin ng US Embassy ang ginawa ng China na tinawag nilang illegal na aksyon sa karagatan. We condemn PRC's aggressive illegal action against Philippine BPAR lawfully operating in the Philippine Economic Zone, ayon sa pahayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Sinabi niya na nilabag ng China ang international law at nilagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Ito po ang dagdag na sinabi ni Ambassador Mary Kay Carlson. We stand with our Philippines as friends, partners, allies in support of a free and open Indo-Pacific. Yan po ang dagdag sinabi ni US Ambassador Carlson. Salamat po ng marami, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po at maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat.